Kahit nasa ilalim ng 48-hour hard lockdown ng District 1 ng Tondo, Maynila, may mga nahuli pa ring lumalabag. Sa mass testing naman sa lugar, mahigit 100 na ang nagpositibo sa antibodies. Mula Maynila, may unang balita si Jonathan Andal. Jonathan? Susan, sa unang araw ng hard lockdown dito sa Tondo District 1, umabot sa higit 200 ang mga inaresto. Mga multi-purpose armored vehicle ng PNP Special Action Force ang pinaronda sa Tondo District 1 kagabi. 200 PNP SAF troopers naman na elite force ng PNP na sanay sa bakbakan ang pinakalat na rin sa Tondo. Pero kahit may SAF, mga pulis Maynila lang daw ang mga aresto. Sa kabuuan, higit 1,400 pulis ang nakabantay ngayon sa Tondo District 1. There's no such thing as overkill, ano? Bilangin niyo yung pulis ko, 1,400. O bilangin niyo yung kalye, kahit na bawat isang kalye, lagyan mo ng isang pulis, kulang pa rin 1,400 eh. Kagabi, may mga nahuli pa rin lumabag sa hard lockdown. Tulad ng isang ito, nabibili raw sana ng noodles. Hindi naman sana po ako lalabas eh. Nakikita ko lang po, marami lang po nakalaman sa palengke. Lumabas na rin po ako, bibili po lasala ko na. Pero ang 18 anyos na binatang ito, 2 beses daw na huli kahapon. Una, dahil naabutan siya sa labas ng bahay habang papunta sa barbero. At pangalawa, habang pauwi na ng bahay matapos siyang makalabas sa istasyon ng pulis. Sinubukan naman daw niyang magpaliwanag, pero... Sinabi ko po, kaso galit yung pulis. Sinisigawan ako na sumama daw ako, wala-wala raw. Ang mga naaresto, sigurado raw magkakaroon na ng criminal record. Ang epekto ng hard lockdown sa Tondo, ramdam sa Divisoria Night Market. Kagabi, maraming vendor ang hindi nagtinda. Kahit pa sinabi na noon ni Mayor Isko Moreno na papayagan pa rin ang night market kahit may hard lockdown. May mga ID naman daw dito ang mga vendor para madaling makalusot sa mga checkpoint. Kaya tinanong namin ang ilang nagtitinda dito kung bakit hindi nagbenta ang marami nilang mga kasama. Eh, lockdown nga po. Oh, kaya hindi sila namakyaw. Naniniwala yung mga vendors saka yung mga biyahero sa mga chismis na lockdown, walang mga taong pupunta dito. Susan, ngayong araw tuloy ang mass testing sa Tondo District 1. Isasalang sa rapid antibody test, ang mga frontliner may hinihinalang sintomas at yung may mga hinihinalang may exposure sa COVID patient batay sa ginawang contact tracing. Kahapon, 109 ang nagpositibo sa antibodies. Isasalang naman sila sa swab test para makumpirma kung positibo o hindi sa COVID-19. Yan ang latest mula rito sa Tondo, Maynila. Ako si Jonathan Andal, buong puso para sa Pilipino.